Hello mga good day, this is Mark and welcome to another vlog. Today's vlog, magkakaroon na naman tayo ng bagong edition ng review and unboxing. So actually yung product na to, kararating lang sa akin. Ngayon lang, kaka-receive lang namin. Interesado kayo, so just keep on watching. Ito siya sa The Leatherman. Kung familiar kayo sa Facebook. So itong product na to, pang linis siya ng mga leather, like yung mga bags, yung any kind of leather daw, pwede siya. So ito siya, i-unbox ko pa lang. Ito yung laman niya. Meron siyang nakakit siya. So laman niya is yung... Tara, buksan natin. First laman niya is yung... Ito, pang spray. Kung makikita niyo. The Leatherman. So ito, 250ml. Tapos meron siyang kasama na microfabric cloth. So ito yung magiging pamunas natin sa bugs. Sa may loob pala, may kasama siyang nakalagay directions for use. Ayan. So nakalagay dito is put the conditioner onto a microfiber cloth, never directly onto the leather bugs and shoes. So kailangan natin dito muna ilagay spray to. Bawal na bawal talaga. Alam ko, pagkakalam ko, bawal na bawal talaga i-direct. Pag may mga panlinis ka, i-direct mo sa bag. Lalo na itong magiging, ay yung lilinisan natin. I think medyo mga bacheta niya, medyo sensitive. Apply with the circular motions over the complete section of the leather bags and shoes. So, ngayon, i-start na tayo. So, papakita ko muna kung ano yung lilinisan ko. Meron ako ditong Louis Vuitton clutch bag in monogram. Kung mapapansin nyo, tingnan nyo. Ayan o. Yung mga edges niya, yung mga gilid-gilid niya, ayan o. Sobra talaga. May watermarks. So, ito actually, okay pa yung loob niya. Overall talaga. Maganda pa. Yung makikita nyo. Ang main problem lang dito sa bag na to, I think hindi siya maayos ng The Leatherman is yung sticky ng dalawang pocket niya. Yung first pocket is dito. Actually, hindi na siya masyado buksan kasi sticky niya. And then, yung next pocket niya dito. Sticky. Actually, itong bag na to, naka-reserve na rin, may buyer na. So, ngayon, bago niya tanggapin to, or bago mapunta sa kanya, lilinisan ko muna. So, papakita ko. Ang gagawin ko is picture lang ko muna yung bawat sides, like yung front, yung back, and then ito, para at least makita niya kung talagang okay itong The Leatherman. Okay guys, start na natin. So, spirayan lang natin to. Check natin kung talagang malilinis itong bag. Unahin muna natin dito. Overall, napapansin ko sa kanya. Ayun o. Nag-darker yung color niya. So, compare mo dito. Tingnan mo. Watermark so. Kitang kita. Tapos, compare dito. So, kailangan pa natin siguro ng lagyan pa. Actually, first time ko lang maglinis ng mga bags. Yung bags ko. Hindi ko siya masyadong pinapansin. Hindi ako masyadong palalinis. Lalo na kasi hindi ko alam paano linisan. So, ngayon lang, actually ngayon Sunday. So, wala namang masyadong ginagawa. So, sabi ko sa sarili ko, try kong maghanap ng pwedeng panlinis sa mga bags. Para at least yung makaka-receive na itong bag ko, magiging bagong owner niya is, may kita niya is, okay naman, worth it naman yung binili niya sa akin. Siguro sa susunod gawin ko is, yung pinaka-hardware naman niya lilinisan ko. Hanap muna ako ng panlinis din ng hardware. Yan siya. Meron pa rin dito. Pero I think
mas umukay na siya kumpara sa kanina. Ito, medyo nag-light na siya. Actually, parang hindi siya nag-light, nag-dark siya, pero hindi na ganun kakita yung watermark. Last one, natin ulit. Ang banda dito. Yung clutch bug ko, overall, okay na siya. Meron diyang konti lang watermarks, but I think nag-improve siya talaga. Compare dun sa, lalo na dito sa likod o. And dito. So, compare dun sa kanina. So, ngayon is pipicture lang ko ulit siya para makita niyo yung improvement before and after. Ito yung pinaka-finished product niya. So, mukha na siyang bago ulit o. Nakikita niyo. So, I hope na nabigyan ko kayo ng review dito sa product na to, the Leatherman. Sa mga gustong umorder, ilalagay ko dito sa description box yung link niya para madali niyo siyang mahanap sa Facebook account niyo. Hope na nag-enjoy kayo sa quick review lang. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!